ka sa akin, please, please. I cannot go to jail, Robert, please. Nagmamakaawa ako. Alang-alang sa pamilya natin. Maawa ka naman sa akin, please. Wala ka ng pamilya, Moira. Wala ka ng pamilya. No, Robert. No, Robert, please. No, Robert. Moira, please, bitawan mo na nga si Beng. Hindi siya naaawa sa'yo. They need to take mugshots of you. And they do that to criminals like you. Pero nanay ko pa rin siya. Okay, anak niya ako, hindi ko siya pwedeng iwan. Alam mo, sana nga! Sana nanay mo na lang yung nakulong! Zoe, sorry, hindi ko sinasadya, pero huwag mo naman dinadama yung nanay ko kasi wala siyang ginagawang mali. Zoe, iniisip lang naman kita eh. Siyempre, kapag nakita ka nga ng mga press, anong sasabihin nila? Pero Annalyn, sakal na kasi ako sa pagiging concern mo! Ay, Zoe, taka na! Sorry, hindi niyo po siya pwedeng interviewin! Sasagot ka rin ba sa kanya? Zoe, sige na! Lekan ako, pero hindi siya pwedeng interviewin! Sir, konting question lang po kayo! Alis ka na! Sorry, hindi niyo po siya pwedeng interviewin! Ayos na po kayo! Sa palagay niyo ba, sir, sangkot siya? Ayos na po kayo! Moira Tanyag, nadakip na ng mga otoridad sa airport. Maraming naniniwala na inosente ako. Di ba? I have evaded all your efforts so far. Total, binansagan niyo rin naman oh akong reyna ng kasamaan. Pwes, marami akong galamay. At sinisigurado ko sa inyong lahat, makakalabas ako. Isang warrant of arrest ang inilabas ng RTC upang tuluyan ng madakip ang pinanghihinalaang sangkot sa kidnapping, illegal detention, at frustrated murder ng kinalang business tycoon na si Joselito Tanyag. Nakumbinsi ang korte na malaki ang kinalaman ni Moira Tanyag sa kasong isinampa sa kanya ng kanyang asawang si Dr. RJ Tanyag at ang kapatid nitong si Giselle Tanyag, parehong mga anak ni Joselito Tanyag. Isang ang malateleserye ang kwento ng kanilang pamilya. At dahil non-bailable ang kasong kinakaharap ni Moira Tanyag, mananatili siya sa loob ng city jail habang tinididig ang kaso. Isang malaking eskandalo ito na pinag-uusapan ng lahat dahil kilala ang pamilyang Tanyag na may-ari ng chain of supermarkets sa Visayas, pati na rin dito sa Maynila pagdating sa medical field at hospital business. Ana Ruiz, nag-uulat. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko lang makasiguro na ikaw nga yung nakakulong. Kasi baka mamaya, impostor lang. At paano mo naman malalaman na talagang si Moira Tanyag ako? Gusto ko lang sabihin sa'yo, lahat ng mga hinala mo tungkol sa amin dalawa ni RJ, totoo lahat yun. At may ginagawa kami sa likod mo. Malanding ka talaga. Sinungaling ka kahit kailan. Walang hiya ka! Mamatay ka na! Malanding ka! Kahit kailan! Ikaw nga si Moira. Kasi tingnan mo, papatay ka sa sobrang selos mo kahit naman hindi totoo yung mga sinasabi ko sa'yo. Moira, wala kaming ginagawa ni RJ. Totoo man o hindi yung mga sinabi mo. Ganun pa rin! Ginawa mong impyerno yung buhay ko! Nasira kami ni Robert dahil sa'yo! Nawalan ako ng pamilya dahil sa'yo! Nawala ka ng pamilya dahil sa mga pinagagagawa mo. Wala akong kasalanan sa'yo, Moira! Total, nakukulong na rin ng mga. Patayin na kita! Aling gusto mo ako patayin? Aling ka! Sige! Sige, sakalan mo ako! Patayin mo ako! Bitawan niyo siya! Patayin mo ako! Sige! Sige, bitawan niyo siya! Sige! Patayin mo ako! Hindi ka talaga may araw ka rin! Ako patayin kita! Sino ba aling ka? Zoe! Zoe! Ano? Awayin mo na naman ako? Zoe, I'm sorry. Nagpanik lang ako kanina. Pero sana, huwag mo munang dalawin ng mami mo. Lalo na ngayon, nadadawit ka. Alam ko namang nagpunta ka lang dito. Dahil natatakot kang idamay ni mami. Wala akong magagawa, Zoe. Sinamahan ko lang si Lynette. Pero tama ka. Hindi ko itatanggi yung sinabi mo. Pero hindi naman lumalabas yung pangalan ko eh. Kaya safe ako. Kaya sana, make sure na safe ka rin. Huwag ka muna may pagkita sa mami mo. Lalo na ngayon, kilala ka ng mga press.
ba? Huwag mo akong turuan kung anong gagawin ko. Nay. Sige, sandali. Nasaan si Carlos? Nasa parking po. Hinatid po si Zoe. Nay, mag-restroom lang po ako ha, bago tayo umalis. Sige, antayin na lang kita dito. Sige po. Wait lang po ha. Alam mo eh, ikaw na ang bahala sa sarili mo. Ako na ang bahala sa sarili ko. Zoe, alam ko nang sasaktan ka sa mga sinasabi ko sa mami mo. Siyempre! Sino ba matutuwa? Lahat na lang ng tao sinasabi sa akin lumayo ako kay mami. Alam mo kung wala kaming kakampi, edi wala. Pero hindi ko pwedeng palitan si mami. Hindi ko siya pwedeng iwan. Hindi ko siya pwedeng iwan. Lalong-lalo na ngayon. Lineth, tara na. Sigurado ko, pagod kayo. Kanina pa kita hinahanap pa. Saan ka ba nang galing? Meron akong nakitang kakilala. Eh, napasarap ang kwento nga namin eh. Ayan pala si Annalyn eh. Tara na. Para makapagpahinga kayo. Sigurado ko pagod kayo. Sige pa. Ayun na! Sandali pa lang, sir! Hingin lang po lang isang statement. Ma'am Moira! Isang interview lang po. Ano po masasabi niyo dun sa pagkakakulong niyo? Ma'am! 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 Moira! Please, tulungan mo ko. Moira, wala na akong concern sa'yo. Ang gusto ko lang makita ka yung pinapasok sa selda. Wala ka na bang pakialam sa akin? Wala na. Nasaid mo na, Moira. Bakit? Para magawa niyo ni Lineth ang lahat ng gusto niyo gawin? You're really out of your mind. Do you know what you're saying? Don't pay any attention to her. Nagsasayang ka lang ng oras. Ma'am, sa tingin ko, dapat po ipasok niyo na siya sa selda. At huwag kayong magpapauto sa mga paawa niya. Baka makatakas na naman yan eh. Madulas yan! Please, Rob! Please, maawas ka na! Ingat ka siya! Ingat ka! Pumasok lang si Moira doon, parang sila lahat doon nagkasiyahan na. Oo nga eh.
they seem to be chanting Moira's name. Bakit? Idol ba si Moira ng mga kriminal? Don't tell me, magiging okay ang lagay ni Moira dito. Malamang! Eh, lahat ng mga kasama niya doon kaugali niya. I don't think so. Hindi ba may kasabihan? Ang masamang ugali, galit sa kapwa niya masamang ugali, ganun. Baka naman maging Reyna pa nila si Moira. No. Di pwede. Kasi, kung matigas si Moira, meron siguradong mas matigas sa kanya sa loob. Di siya obra dyan. Ang mga tao dyan, puro mga sanay sa bardagulan, mga halang at kaluluwa. Ay, nga pala, may kaibigan ako dyan. Naku, doon na lang di siya obra. Talaga, Aling Susan? May kaibigan po kayo dito? Aha! Saan niyo ba ako dadalhin? Moira yan. Huwag niyo ko iwan dito. Dito ka muna, ayusin pa namin selda mo. Idol Moira! Welcome to our humble abode! Abode daw, oh! Special ka talaga, Idol Moira! Pati ba naman to si Alex na Papa English dahil sa'yo? Paupuin natin si Idol! Alam mo bang member ako ng Moira Tech-Asset? Salamat ha. Eh, gusto ko naman talaga magkakaibigan tayo. Ayoko ng kaaway. Gagawin ko kayong BFF. Moira! Sparring tayo! 6 rounds lang! Boses mo palang kilala ko na eh. Hello, Moira. Naaalala ka pa ba ako? Sino ka ba? Bilis mo namang makalimong. Kung makalabas lang ako dito, ipatutumba ko kayong lahat at ibabalik ko kayo sa mundo kung saan hiyang ang mga balat niya! Ano ba? Welcome na welcome ka dito sa amin. Welcome to hell! May pa-welcome nga pala ako sa'yo. Halika. Papalag sa'yo! I'm not Moira Tanyag for nothing! Papalag ka na, ha? Naku po, madam! Bakit po kayo lumaban? Delikado ka ngayon dyan! Tago ka na, madam! Patigurado yung ugali mo, may kalalagyan yan. Ah! Pasensya na, hindi naman talaga ako lalaban kung hindi mo ako inunahan eh. Gusto ko lang naman magkakasundo tayo eh. I'm sorry na. Surihin mo yung mukha mo. Ano? Kala ko tumatapang ka. Oh!
Ma'am Giselle. Mabuti naman at pumayag si Doc RJ na mauna na sila ni Josa. Eh, paano? Sinabi ko sa kanya na meron pa akong aayusin. Pero Aling Susan, magpapatulong ako sa inyo, ha? Sigurado ka ba dito sa kaibigan nyo rito? Ito, siguradong sigurado. Trainee ko yan eh. Ako lang ang nagturo dyan ng krimen. Kaya alam, mas magaling ako sa kanya kasi ako, hindi ako nahuli. Hulok! Uy! Friendship! Susan! Mildred! Kumusta na? Mistisa ka pa rin, ha? Ba, ano na yan sa mukha mo? Eh, napa-enkwentro tayo dun sa baguhan. Ah! Yung best friend mo, English-English. Ah. Akala niya, ubra siya sa akin. Si Moira? Mm. Ah! Ah, nga pala. Siya si Ma'am Giselle Tanyag. Ma'am, si Mildred. Hi, Mildred. I'm pleased to meet you. Pleased to meet you, ma'am. May kailangan siya sa'yo. Mildred, ikaw ba yung pinaka-leader dito? Ay, ma'am. Hindi po. May mas powerful po sa akin. Mas powerful? Sino yun? Si Madam Lotus. Madam Lotus? I like her name already. I'd like to meet her because I'd like to strike a deal with the both of you. English pala tayo. Papalaban na naman tayo dito. Yes, ma'am! Okay. Good. Pamilya! Humanda kayo pag ako nakalabas dito. Ang ginawa mo sa akin kahapon eh, ang sakit-sakit pa nga ng katawan ko, gusto mo maglinis ako agad. Ikaw, tamaan ka talaga sa akin. Ayusin mo yung tono mo, ah. Oo na. Nagtataka lang ako na may ganito palang klaseng kwarto sa kulungan. Tsaka itong kamang to, oh. Ay, ang sarap. Ay, lintik kayo ka! Didikit yung amoy mo sa kama! Hindi ako mabaho, kaya bagay ako dyan! Hoy, may bayad to. Kaya may pera lang ang pwedeng matulog dito. Excuse me, may pera ako.
Ha! May pera ka pa ba? Hindi ngayon, pero mayaman ako. Kaya kong bilhin tong buong city jail. Sumama ka pa? Dati! Nasubaybayan ko yung kwento mo, pati mga skandalo mo sa buhay. Para nangyari yun, eh, nandito ako sa kulungan. Ano ka ba, internet? Ano akala mo sa amin, mga dinosaur? Teka, may cellphone kayo tsaka internet dito sa kulungan. Di ba bawal yun? Kapag kakadikit mo si Madam, walang imposible. Sinong Madam? Si Madam Lotus. Ganyan kami noon. Linisin mo lahat to, ha? Oo, sige, sige. Maimis na maimis. Lahat yan, napunasan mo, ha? Babalikan kita. Umayos ka. Ito na, ito na, ito na. Ito yung mga kailangan mong pirmahan. Pababalikan ko na lang sa sekretarya ko. Lilith! Aga mong umalis kanina. Hindi tayo nakapag-almusal. Gusto mo, kaya mo na tayo. Mamaya pa naman yung meeting ko eh. Wala akong gana. Lilith! May problema ba? Wala. Wala akong problema. Anong wala? Kagabi, telikuran mo ako. Ngayon, napaka-cold mo. Ano bang problema? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Ano? Ang sabi mo sa akin kahapon, meron kang kausap na pulis. Nakita kita, may kausap ka, pero hindi pulis ang kausap mo. Si Zoe. Huwag na huwag mong babanggain si Madam Lotus. Eh yan naman eh, kung ayaw mong damputin yung bangkay mo na lumulutang sa fountain kasama ng mga lotus flower. I have a strong feeling na meron pa rin mga galamay si Moira na nandyan lang sa tabi-tabi. Please, ate. Huwag mo nang pagbintangan ang anak ko. Ang iniisip ko lang, meron pa siyang ibang galamay na nandyan lang sa paligid. Hindi kaya may something si Zoe tsaka si Doc Carlos. Tumahimik ka nga! Hindi pwede yun. Baka mag-ama pa. Hello? Alam mo, wag ngayon. Kasi gutom ako. Baka hindi kita matansya. Tabi nga dyan! Ah!